kabayan sa inyong lahat, mga bossing. Hello, everybody. Hello, everyone. Magandang araw na naman sa ating lahat. At meron na naman tayo ditong project. Ano ba, Ari? Ano bang napanood natin? Ari, oh, meron tayo ditong 6 volts battery pack. At meron din tayong ilaw na LED. Eno ngayon, kung may ilaw. Ito, ginawa ko ito noong nakaraan. Ang tawag dito, latch switch using puro transistor. Ayan. Puro jumper. Maliit ang board, napakahirap linyahan, kablihan. Iyan na nangyari. Ngayon, kung puro jumper yan, ano ba ito? Switch. Latch switch. Subukan natin. Pindutin. Umiilaw. Umiilaw din ang indicator ng output LED. Pag pinindot mo ulit, umiilaw na naman siya. Ano naman ang special dun? Hindi naman ito show-pow special. Pindot, ilaw. Pindot, ilaw. Ang ginamit natin dito ay yung push button. Dito, naglalat siya. Naging toggle switch siya. Na-convert natin yung push button sa toggle switch o latch switch. Yun o. Di ba dapat namamatay din yan pag nirelease mo yung kamay mo? Hindi eh. Buhay pa rin eh. Yan ang ginawa natin project ng nakaraan. Nasa video description sa baba kung gusto mong gumawa ng ganito kahirap na circuit. Liit oh. So yan ang latch switch. Di ba naglalatch? From off, on, you know, nagiging toggle switch, naging toggle switch yung push button. Yun lang yun. Ano naman ngayon ang ating pag-uusapan? Latch switch pala yan. Anong gagawin natin? Meron tayong gagawin ulit. Ito naman ang bida. Ari oh! Ari ay! 555 timer. Diba? Gagawin nating latch switch. Ibig sabihin nun, yung switch na push button ay magiging toggle switch. Nagtatoggle. Ganaan. Ay hala nga, kaya-kaya natin na rin gawin. Ay mabuti pa eh. Maumpisahan na. Thank you.
Okay, mga bossing. Ano nangyayari, mga bossing? Ano bang ginawa natin, mga bossing? Ha? Ito ang ginawa natin, mga bossing. Naghanap tayo ng voltage supply. Kung saang voltage siya gagana? Eh, sa 3 volts, hindi gumana. Diba? Sa 4 volts, hindi rin yan. 5 volts, gumana siya. Nagtatagal siya sa 5 volts. At 6 volts. Pwede rin, 6 volts. Yun o. Umiilaw siya. Bossing. Yan o. Kita ba, bossing? Umiilaw yan. Yun. Diba? Okay, ano ngayon kung umiilaw? Pwede pa ba tayong maglagay ng additional load? Oh, ito, output LED. Testingin natin. Ilaw ba yan? Ba? Nasaan na yun? LED, hindi kita. Pakita ka. Doon ka. Yan. Pindutin. Di ba? Kaya niyang kontrolin yung output LED din. Oh. Ayun ngayon kung kaya niyang kontrolin yan. O, ibig sabihin, gumagana yung circuit natin. Using 555. Bakit ba, ano? Yan. Ilaw, di ba? O. Ano magagawin natin ngayon? Para maintindihan natin kung paano na-convert ng ating circuit yung push button na maging toggle. E, tingnan na lang natin yung ating circuit diagram. Okay, mga bossing, andito na tayo sa ating whiteboard. Ano na dito? Meron tayo dito ang tinatawag na schematic diagram. Ano ba yung schematic diagram? Yan ba'y katulad ng circuit diagram? Parehas din yan, schematic at saka circuit diagram. Ang pinagkaibahan lang niya, pag schematic, eh, sinimplify mo yung wiring ng circuit. Ayan o, 555 timer, pin out niya, nakalagay sa iba't ibang wire, diba? Iba't ibang position. Kung titingnan mo yung IC ng 555, pin 1 dito, 2 trigger, 1 ground, 2 trigger, 3 out, eh nandun yung out, 4 reset, 5 control voltage, walang connection, 6 threshold, 7 nandun yung 6, 7 walang connection, 8 power supply, yun power supply connected sa 6 volts. Diba? Yan ang ating power supply. At ito ang ating power LED. So, ang ibig sabihin pala ng schematic, simplified version ng circuit diagram. At kung itong gagamitin mo, actual na 555 wiring, magulo ang mundo ng ating circuit. So, sinimplify lang yung wiring. O, ano ngayon kung sinimplify? Ano bang gagawin natin dito? Teka. Diba itong push button? Pag dumaan yan sa circuit, magiging toggle. Ano ba yung toggle na toggle tayo ng toggle? Hindi natin alam yung toggle switch. Ito! Switch! Pag naka-zero, off. Pag pinindot mo, on. Kahit tanggalin mo yung kamay, on pa rin siya. Ay, nagtatoggle. Off. Kahit tanggalin mo yung kamay, off siya. On. O, yung mga ordinary switch sa bahay. O, yan. Iyan ang toggle switch. Eh, ang push button, normally on yan. And off. Eh, normally open. But normally on? Normally open. O, yan o. Nakaangat. Pag pinindot mo, didikit na siya. O. Ang problema, pag tinanggal mo yung kamay, yung daliri mo, aangat na naman siya. O, normally open switch. Eh, i-convert natin yung normally open switch na push button into a toggle switch. Diba? Yun lang gusto natin mangyari sa ating circuit. O, tingnan natin ngayon. Initial state of the circuit.
Power supply 6 volts. Pag may power, iilaw na ang power LED, yung kulay red. Ngayon, meron tayo ditong voltage divider. 10K, 10K. Resistor 2, resistor 3. Diba? Meron ding 100K. May 1 microfarad. May 270. Current limiting ng green output LED. Initial state of the circuit. Gagana ba ang 555? May power naman siya, may ground naman. May output ba? Iilaw ba ang kulay green na LED? Hindi siya iilaw. Kasi, ito ha, takbo ng kuryente niyan, from VCC, papuntang R2 at R3, voltage divider. O, pareha silang voltage. Magcha-charge ba ang kapasitor? Hindi. Walang way para ma-charge siya kasi dito, walang output, initial state. Eh, kontrolado ng IC yan, ng 555. Magkakameron lang ng output ang 555 once na nag-charge na ang kapasitor. Kailangan i-charge mo yan. Paano? Ito ngayon. Pag prines mo yung button, didikit yan. O, wala na yun. Nakashort na siya. Diba? Press the button. Ang takbo ng kuryente from VCC, R2, then to capacitor. Magcha-charge ngayon ng capacitor. Diba? Yun yung ating sapantaha. Pag nag-charge ang capacitor, magkakaroon ngayon ng output. Iilaw na ngayon yung LED. O, iilaw na siya. Pag nirelease mo yung kamay, aangat uli yung push button. May ilaw pa rin siya. Diba? Diba kanina nung pinindot natin, nagkaroon ng kuryente dito? Kaya siya umilaw. Nung pinindot natin, nung nirelease mo yung kamay, bakit siya umiilaw pa rin? Kasi yung kuryente, tumakbo din dito, papuntang 100K, then charging the capacitor. So, ibig sabihin yan, yung initial charging ng capacitor, maiksi 2/3 lang ng value ng 6 volts. At magpo-full charging siya dahil dito sa latch na ito, yung latch na tinatawag na latch wiring ito. Magla-latch ngayon yan. Ayun o. Ito na yung pinaka-latch. Itong wire na ito. Feedback. May feedback resistor papuntang capacitor. Kaya dire-diretso ang kanyang ilaw. Galing din dun sa out. Yun. Kaya siya nag-latch. Pag pinindot mo ulit, anong mangyayari? Diba, may karga na yan. Magdi-discharge na ngayon yan. Diba? Kanina nag-charge siya dito. Sa R2 papuntang kapasitor. R2 VCC, R2 papuntang kapasitor. At na-fully charge siya dahil sa linyang ito. Tumulong. Nakatulong yung feedback. Kaya nag-latch siya. Magdi-discharge siya sa 10K. Yan ngayon ang discharging niya. Hindi dito magdi-discharge siya. Nalayo na. Dito na. 10K. 100K yan. Kung dito naman magdi-discharge, papasok pa ng 555. Dito yan. Sa 10K. O, pag-discharge niya, ano mangyayari? Wala nang ilaw. Wala na yung output LED rito. Hindi siya iilaw. Kahit release mo yung button, nakaangat na, wala na rin ilaw. Kasi, ano nangyari, yung current dito, di ba may current yan dyan? Pinull down mo, papuntang resistor, 10K. Pag pull down mo, pag release mo, wala na. Back to zero na naman. Balik uli sa initial state na ang kuryente ay nasa 10K at saka nasa 10K. Yun lang yun. Dahil dito sa latch nito, itong latch nito ang mahalaga eh. Tingnan nga natin yung ano, yung kanyang waveform. Makikita natin dun kung paano siya nag-latch.
nakakonekta yung channel 1, kulay dilaw, sa output, LED. Yung pangalawang channel, sa capacitor. Iyan yung ano eh, makulit eh, si charging discharging capacitor. Binuksan na natin ang oscilloscope. Okay? Supply natin 6 volts. Tingnan natin ha. Buksan ng channel 1 output. Ayun. Initial state 0. Itong ating circuit, ano bang mode niya? Yan tinatawag na bistable mode of operation. Diba? Magbabago lang yung state. Ang state niya 0 upon applying a external triggering supply o pulse. O apply tayo from 0 magiging 1. Yun, 5 volts per division yan, 5 volts per division yung dilaw output niya. Dire-diretso pa rin siyang naka-on. Pag pinindot ko ulit, yun, off na siya. Diba? Tanggalin natin yan. Pindot, on, off. On, off. Yan ibig sabihin nun. On, off. On, off. Stop. Yun. Iyan yung kanyang pulse. From 0, logic 0, naging logic 5. 5 volts. Division niya 5 volts. 5 volts na supply. On off, pindot, pindot. Diba? By stable mode of operation, upon applying external triggering pulse, mababago yung state from on, off, on off, on off. Teka, asan na ba yung charging-discharging ng kapasitor na makulit? Tingnan natin, channel 2. O, ibuksan natin channel 2. Ibukas ng channel 2 eh. Buksan natin. O yan, channel 2 yung blue. O blue, channel 2 yan. Channel 1, dilaw. Dilaw. Dilaw at blue, nasa 0. Dalawang channel na yan. Pindutin natin. Ayun. Diba? Stop. I-scale natin na malaki. Channel 1. Lakihan natin. Scale natin sa 2. 2 volts per division. Tingnan natin. Ayun oh. Ito yung tinatawag na ano. Yan yung sa threshold. Pag-charge ng kapasitor, hanggang doon sa 2/3. 2/3 ng 5 volts. 5 volts ito eh. Diba? 2/3 ng threshold. Tapos, mapupuli charge siya ng 100K na resistor. Yung feedback resistor na 100K papuntang kapasitor. Ito yung feedback. At pag nirelease mo yung kamay, dire-diretso pa rin siyang on. Diba? Yun yun, na ibig sabihin nun. Noon. Kaya siya naka-latch. Pag okay, discharging naman. Anong gagawin natin? Ipitatagal natin from on to off. Ayun. Naka-on siya. Yan yung kulay dilaw. Yan yung kulay dilaw pala. Yun. Yun na yun. Dilaw. May dilaw. Ito ha. Pag pindot ko, ayun. Hop. Stop. Capture. Ayun oh. Bigla siyang bababa. Oh. Tapos yung ting nagdi-discharge. Oh. Hanggang maging zero. Ito yung discharging ng kapasitor. So, ang point niyan, ganito ha. On, magkasama na siya. Yan. Yan ang wave niya.
kasama na yung sa capacitor at saka sa output. Charge ito, charge, fully charge ng 100k, then bababa ulit, then nagdi-discarga. So itong portion na ito, yun yung virtual ground to. Virtual ground. Kasi ito, positive voltage eh. Pagdating dito, negative voltage. So yung gitna niyan, yung tinatawag na virtual ground parte dito. Yan yung nakikreate ng charging at discharging ng capacitor. Okay?